Hello, magandang araw. Bali, itutuloy na po natin yung part 2 ng tutorial na to. Bali, nasend ko na po kahapon yung basic design natin sa kliyente at nag-comment na po sila. Ang gusto po nila pala is palitan to na baliktarin natin tong portion na to. Tapos, gagawa natin siya ng mini dresser dito. Si add po natin yung reference natin as a thumbnail na sinend ng kliyente. Browse po natin siya. Bali, ito siya. Overlay. Then, gusto ko siya. Then, position ko siya sa medyo taas. Lakihan ko ng kaunti. Yan. So, bali, meron na tayong reference. So, bali, ito yung mangyayari sa kanya. Itong part na to. Yan. Bali, itong part na to. Itong magiging part na to. So, pwede natin siyang... Ang request nila, pagbalik ta rin to. Yan. Tapos, ito. I-move natin dito. Yan. Tapos, select natin siyang dalawa. So, hindi pa natin to na-design ng detail design kasi... Kailangan muna natin ma-confirm yung layout niya. So bali magiging ganito siya. So kung titingnan natin yung design, ganito siya. So pwede na natin i-delete to. Yeah, i-delete natin to. Ayan. So bali magiging ganito siya. So delete muna natin tong nasan yun? Hide muna natin. Yan. Delete muna natin itong mga measurements niya. So, edit. Unhide all. So, bali, ito siya. So, kung check natin, yung spacing niya dito, gawa natin dito ng stadia. So, spacing niya dito is 23. So, kung mayroong chair dito, so, I think pwede pa naman siguro. So, siguro liitan natin ng kaunti itong table niya. So, ngayon is 20 siya. So, gawin natin kahit 18 na siguro to. 18. Nawasan natin 2 inches. Yan. So, para magkaroon siya ng area dito. So, dito is gawa ako ng siguro 30. Yan. So, parang table siya. So, pwede natin gawin is gawa natin siya ng offset 1116. So yun yung laki ng plywood ko plus yan, lagay natin siya rito, lagay natin dito. Later on i-design natin siya yung mga parts niya. So ngayon is ma-establish lang muna natin yung layout. So from here, double click ako dito. Gusto ko i-edit siya sa loob. Group ko siya. And then, click ko dito. Gawin ko to as reference. Tapos, make component. Create. And then, move ko po rito siya sa 30. So, from here, gagamitin ko siguro yung size ng plywood natin. So, 1116. Yan. So, bali, meron na tayong ganyan. Plus, pwede tayo mag-create ng
meron siyang drawer, di ba? Pwede natin siya maglagay dito ng, let's say, 5 inches. So, meron dito 5 inches. So, 16. Siguro 14. Teka, may component. Yan. So, meron na tayong basic layout sa ating dresser. Check ulit natin yung spacing ng kailangan may lalagay na upuan dito eh. Yung parang ano office chair. So kung ito sa this kung right now meron siyang 22 inches dito. And then check natin dito. From here meron siyang 25. So from here tatama siya eh, kapag may upuan. So kailangan nipisan natin tong portion na to. So check siya. So 22 to ngayon. Pwede natin to bawasan. So siguro gawin natin 18 to. Bawasan natin ng 4 inches. Para magkaroon lang dito ng enough space. O, bawasan din natin to. Ayan. And then, this one also. Pwede na natin lang i-move to dito. Move lang natin siya. Ayan. So, bali, magiging ganito siya. So, parang masikip pa rin, no? So, masikip pa rin siya. Parang mas maganda kung i-float lang natin tong portion na to. Pwede natin siguro i-float to dito. Yan. So, para kahit na anong meron ditong chair, hindi siya masyadong... Mas maganda kung i-float na lang to as paglaruan natin yung design. So, para hindi siya problematic, para ma-maximize natin yung space niya tsaka yung function niya. Kasi kung meron nga dito, hindi naman malalagyan ng chair dito. Wala din. So, kasi ito, gagawin ng may-ari to parang office niya dito kasi nag-online ano sila. Graphic artist kasi yung may-ari. So, so, sa gabi siguro nagtatrabaho. So, dapat mapag-aralan din natin yun as designer. So, kaya sila nagpapadesign sa akin. Kaya sila nagpapagawa sa akin para may solve tayong problem. So, ito yung one problem na yun. So, yun yung kagandahan na marunong tayo mag-SketchUp. Kasi, may study natin. Makikita natin kung ano yung problema bago natin gawin. So, sa iba kasi, nung kailan tapos na yun, tsaka makikita yung problema, ay naku, masakit sa ulo. Yan. So, pwede natin to gawin as, yan, ganyan siya. So, later on, tsaka na natin i-design. So, edit, delete guides. So, maganda yan kung, ano eh, i-hanap tayo ng... Hanap tayo agad tayo ng chair, office chair. So, pwede tayong pumunta sa website. Maghanap tayo ng office chair natin. So, punta lang tayo sa 3D Warehouse. 3D Warehouse. Then, SketchUp. Yan. So, from here, i-type nyo lang office chairs. Office chairs. Ayan. So, hanap tayo. Kasi, tignan nyo. Kung ganito yung gagamitin ni Sir dun sa ano, wala na. Kasi, itong portion pa lang ng gulong, tatama na dun sa area na yon. So, pwede natin kunin siguro. Hanap tayo. Mukhang mas legit yung size na ito kasi naglagay siya ng ano doon.
ng reference reference na tao. So sign in lang tayo. So bali na wala siya. So hanapin natin 'yon. Saan na siya? Nawala siya, nawala, 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 nawala. Where is that? Yun. So, download natin to. So, hanapin nyo lang kung anong model meron kayo. So, che. Tapos, from here, file, import. Tapos, browse nyo lang po yung file kung nasan siya. So, from here, ito po, import natin. So, bali, ayan siya. So, tanggalin na natin tong isang to. So, bali, ito siya. Oh, mukhang malaki tong anong to, no? So hindi siya accurate din sa laki. So pwede natin to paliitin ng kaunti. Paliit siya. Pwede natin i-rotate to. So kagandahan din sa SketchUp katulad nito. May isi-send na sa client ito na ano. So, hindi na kayo mahirapan mag-explain kung paano pa siya, ano magiging itsura niya. Yan. So, from here, bali magiging ganito siya. So maliit talaga yung space niya pero doable na siya para dun sa function tsaka yung requirements ng kliyente natin. So makakaupo na siya and then may adjust niya na yung upuan niya. So okay na to kung ano, kung para dun sa ano niya, dual purpose niya. So, dito naman is ordinary chair lang. Or, pwede rin natin lagyan siya ng chair niya para yung meron siyang blocks dito. Actually, pwede natin gawa ng chair. Sige, gawan po natin ng chair. So, from here, gawa tayo ng ang chair po kasi is a common chair na upuan yung parang box niya is 16 by 16 16. Yan. So halos same lang din. So from here, yan. So from here pwede natin siyang, oh may mali tayo. Ulitin natin. So pwede tayo gumawa dito ng 16 and then 16 from here, close natin to ng 16. Yan, bali ganyan siya. And then din natin siya lagyan ng 14.
So, bali, dito siya. E din natin siya lagyan ng caster 2 inches dito. So, may lalagyan tayo ng gulong dyan. Then, may component natin siya. And then, from here, ay group natin to. May group. And then, from here, lagay tayo ng cushion. So, pwede hanggang 3 inches siya. 3 inches na cushion. And then, may component. Tapos, right click, soften and smooth edges. Yan. So, lalabas dito yung option niya dito sa panel natin, sa tray natin. So, taasan nyo lang to. Yan. So, palitan natin ng color. Hindi na. Tsaka na yan. Pagka final, ano na. So, bali, magiging ganito siya. So, with caster siya. So, yan. So, kung gagamitin siya, ilain lang yung upuan niya. Ayan, bali, magiging ganito siya pag gagamitin. Ayan. Ayan. So, sa design natin, meron siyang meron siyang additional na shelvings dito. So, pwede natin, as para makabilis tayo sa oras, pwede natin i-duplicate to. So, let's say, siguro, let's say 18 yan. 18. Yeah, 18. Tapos, meron pang isa rito. Pwede ka rin maglagay pa rito ng another one. So, let's say 12. Yan. So, dito sa design, mas maliit siya. So, pwede natin to right-click. Select natin yung dalawa, then right-click. Make unique. Kasi kung hindi natin make unique, pati ito maapektuhan. So, etong dalawang to, unique na siya dito na component. So, kung ano i-edit natin dito sa dalawang to, hindi na maapektuhan to. Pero etong dalawang to, mag-affected pa rin sila sa isa't isa. So, babaan po natin siya. Gawa tayong ano niya, guide. So, let's say 8 inches. Yan. So, 8 inches. Yan. So, pwede nang natin lagyan ng kahoy ito na ng edging para magmukhang matkapal siya. So, bali magiging ganito siya. And then, may mirror sa loob. Pwede natin dito yung tirahin. Yan. So, from here, lagay ka dito. Tapos, lagyan mo lang siya na, let's say, 0.5. Yan. So, bali, magiging ganyan siya. Gawin lang natin na effect na mag, ano siya, parang naka-frame siya na, ano, na mirror. So, pwede natin gamitin yung offset ng 0.5. Yan. Tapos, select natin tong part na to. Punta tayo dito sa glass and mirror na, na materials. So, click natin translucent. Yan. So, para magmukha siyang mirror. Yan. So, bali magiging ganito na siya. Tapos, dito, shelves to eh. I think this one is shelf. So, pag nakikita nyo ganito, mahirap na siya i-design. Kasi pag dinesign yung ganyan, so, kita nyo rin to. Kung gusto nyo lang mag-focus dito sa area yung to, pwede natin siyang i-click nyo muna to. Tapos, edit. Sorry, sa view po pala. So, component, edit, hide rest of model. Yan. So, double click. So, doon na lang tayo magpo-focus ngayon. So, kung magpo-focus tayo na dito, mas madali na. Kasi, ito lang yung makikita natin. So, pwede tayong gumamit ng offset uli. Offset. So, offset natin yung sa kapal ng plywood nila. Yan. Tapos, pwede na natin tong zoom out. Yan. So, bali, magiging ganyan siya. Yan. So, and then, i-click natin dito. T-
Tapos, pwede nyo i-select eh. Aha, ulitin muna natin. Select nyo muna to, right click. Then, copy. Tapos, group nyo to. Maraming click na mabilis. Tapos, right click, make group. Tapos, edit. Then, paste in place. So, yung kaninang kinapi nyo, mapupunta siya rito. Tapos, make component nyo siya. Tapos, kunin nyo po yung move tool. Tapos, habang minumove nyo siya, i-press nyo po yung control key para ma-duplicate siya. So, para i-clone natin siya dito sa taas. Tapos, habang hawak nyo pa rin yung control key, release nyo po. Yan. So, pagtapos po nun, i-duplicate natin po siya gamit tayo ng array. So, click nyo po yung slash key. Yan, slash. Tapos, pindutin nyo kung ilang beses, pili kayo ng number kung ilang beses natin siya i-duplicate. Let's say 4, enter. Gusto nyo pa ng 5, slash ulit, 5. Bali yun siya. So, pwede natin siya ngayon pakapalin. So, double click natin kahit isa dyan. Tapos, pakapalin natin siya na sa plywood natin. 1116. Yan. Tapos, di na natin kailangan to sa taas. Di na rin natin kailangan to. So, bali ganyan na siya. Hi guys. Bali may comment yung kliyente. So, mas gusto niyang naka-flip yung itong portion na to. Let's say group natin to. Para hindi tayo mahirapan maglipat-lipat. So, naka-flip siya dito. So, i-flip natin to dito. 90. And then, i-flip natin siya dito. I think ito yung gusto ng kliyente. Yan. So, tanggalin natin. So, bali, naka-flip siyang ganito. Pasok natin ito ng kaunti. Ayan. So, bali, magiging ganito siya. And then, send natin ngayon sa kliyente. Tingnan natin kung ano reaction niya. So, from here, i-flip natin. I-save natin version 8. So, magsisave lagi kayo ng version nyo para may babalikan kayo. So merong comment yung kliyente. So, ang gusto niya pala is naka-flip to dito. So, bali, this one naka-parang L siya rito and then dito yung ano natin, closet. So, delete muna natin to. And then, this one, i-move muna natin dito. Yan. And then, from here, siguro dapat maliit lang yun. So, 16. Ayusin pala natin to. Wala pala sa pwesto to. So, ayusin natin to. Kaya tayo nahirapan. Yan. Ayusin natin to. Delete guides natin. So, ulitin natin 16. Tapos, siguro dito is 42. Ayan, ganito. Masyadong masikip. Bali, ganito siya. And then, may component. Yan. Tapos, ang gusto niya is tokador to or drawer.
So, sige, try natin. Tapos, this one is 22. 22 or 20. Yan. Natin na component. So, magiging ganito siya. O, sige. Try natin. I-send muna natin sa client ito. Tingnan natin kung tama. So, lagi niyong tatandaan bago kayo mag-detail mag-detail design. Let's say, yung mga parts design niya na. So, establish nyo muna yung basic layout with measurement para i-send nyo sa kliyente. Once na nag-agree na kayo sa measurement and then sa spacing niya. Kasi mahalaga yun eh. Kasi minsan, lalo na itong loop bed na multi-purpose na to. So, parang office niya kasi itong sa ilalim. So, kapag hindi rin to tama ang sukat, hindi rin makakagalaw yung gagamit nito. Plus, kasi meron tong wardrobe dito. And then, meron siyang dresser dito. So, pinag-combine. So, yun yung maliit lang kasi yung room ng bahay. So, kailangan i-maximize. So, napakahalaga nung dapat is ma-confirm nyo muna sa kliyente tama ba yung layout nyo tsaka yung mga spacing nyo and measurements nyo bago tayo mag detail work. Let's say i-design nyo na yung parts ng wardrobe, i-design nyo na yung parts ng dresser, etong table nya. Kasi kung hindi, pag sinabi nya ay mali yung design, mali yung layout, so sayang yung time nyo. So mas mahalaga talaga is confirm muna natin, send basic design lang, box lang muna, send nyo yung box na layout nyo, and then nag-agree siya, ay okay itong layout na to, and then tsaka lang muna po mag-move sa pag-design ng parts. So bali nag-feedback na po yung kliyente, so alam na natin kung ano yung gagawin natin. So ang gusto pala ng kliyente, naka L-shape tong part na to. So, L-shape. So, dresser to. Tapos, wardrobe tong part na to. So, kung titignan natin siya is ganito siya. So, para mas maraming mailaman yung wardrobe, is continue natin siya dun sa i-disable muna natin yung component edit hide res mode para makita natin siya. And then, hit po natin to X-ray mode. Yan, so para makita natin siya. Then hit natin tong push and pull. And then lagay natin siya dito. Tapos ito naman po part na to, this one. So dapat dito lang siya. So kagandahan nun is mahalos madudoble natin yung kapasidad ng natin, ng wardrobe natin. So parang dito lang yung pinto niya, pero pag binuksan mo hanggang doon siya sa kabila. So, mas matutuwa yung kliyente pag ganyan na yung diskarte natin. So, maganda rin yun na didiskartehan yun ng ganun kasi matutuwa sila matatandaan kanila kasi pagka may diskarte kayong ganun. So, yung isang tip lang din yun. So, dito, from here, pwede natin i-move to ng 30. So, ipo-float natin to 30. Yan. So, i-layout muna natin para makonfirm natin sa kliyente talaga. So, 30. Siguro, asa natin ng 6. Lagyan natin 6 inches. Yan. So, bali. Save natin. Huwag natin magkalimutan mag-save. Then from here, ito na yung turuan ko yung technique para makasave kayo ng oras. So since lalagyan natin ng shelves dito, hindi mo na siya kailangan design ng shelves dito. So pwede mo gawin is copy nyo itong paste na to, double click nyo yung isa, copy nyo yung paste na to, and then copy, and then
labas kayo dun sa inedit nyong component, and then edit, place, paste in place. Yan. So, hindi na kayo nagsukat-sukat. Automatic, meron na agad kayo dito. So, let's say, lagyan natin 12. So, masyadong malaki. So, 10. So, 12 minus 2 is 10. 2. Yan. So, ganito siya. So, ang problema naman ngayon is tatama dito. So, nagkaroon tayo ngayon ng problema. So, this one should be 16. So, ang naging problema naman natin ngayon, itong upuan is tatama dito. So, ang pwede natin gawin is i-flip natin to. Right click and flip. Ano ba to? Green, blue, or let's say red. No? Hindi. So, flip. Green. Yan. So, pin-flip natin siya dito. So, eto ngayon, pwede nyo na siyang i-move here. So, pwede siya maglaro dito. Yan. Then, magiging ganyan siya. And then, siguro pwede na natin lakihan to ng 12. This one is 12. 2. Ganyan. Kung ganito ang design niya, kasi hindi mo na ma-access tong ilalim. So, mas maganda siguro kung layout natin ng kaunti. So, from here, so, putol tayo ng 6. Putulin natin ito ng 6. Ipakita lang natin sa client kung paano siya ipo-ano. I-layout. Yan. So, kamali ako doon. Ba't napunta doon? So, dito. Yan. Tapos, pwede natin gamitan to ng offset. 1116. Yan. Tapos, select natin to. Huwag natin dyan. So, bali, magiging ganito siya. Yan. So, magiging ganito siya. And then, this one also is offset natin. Make muna natin tong component. Tapos, edit natin. Then, offset din natin tong 1116. So, mamaya na natin discard yan kung paano tayo makakasave sa material. So, sa pag-design na ng parts yun. Sa ngayon is, kailangan lang natin establish natin yung design tsaka yung layout. So, kumbaga, ayusin lang natin yung framework natin. So, yan. So, edit, copy, and then edit, paste in place. Yung tinuro ko kanina. So, ngayon, pwede na tayo mag-hide ng ibang ano natin element. So hit niyo yung click niyo yung view component edit. Yan. Hide rest of model. So from here pwede niyo to make component, tapos hit niyo yung control key niyo habang minumove niyo siya para ma-duplicate. Then bitawan niyo yung mouse, bitawan niyo rin yung key. Tapos, hit nyo yung slash or backslash sa keyboard nyo. Then, hit nyo yung 5. Then, hit enter. Yan. So, automatic yun na duplicate siya. So, gawin natin to kasing kapal ng plywood. And then, click natin. Delete natin to. Hindi natin to kailangan. So, meron ka na agad ng ganyan. So, okay.
So meron na tayong ganyan. And then yan, so bali ganito siya. And then this design is so sa design niya is something like this. So pwede natin tong disable muna natin yung edit component. So since box lang to, pero ano pa rin, kailangan pa rin natin pakita sa client kung paano yung cut ng wardrobe, cut ng something. So edit natin to, and then lagyan lang natin line to dito. Yan. So ito na yung magiging wardrobe nya. So wardrobe namin is standard namin, lagi dito merong nakalimutan ko ang tawag dito. So bagay siya, may cut dito 4 inches. So cut natin dito 4 inches. Yan. Tapos layout lang muna tayo yung ano natin. So kakat natin siya dito. Gusto niya may drawer dito eh. Tingnan nga. So gusto nila may drawer dito. So may drawer din dito. Yan. And then napin 2 dito. Yan. So pwede na natin pa-confirm to sa kliyente bago natin siya i-detail work. So tsaka na natin problemahin yung size niyan. Kung paano natin 'yan ika-cut, kung paano tayo makakatipid sa materials, again sa plywood. Pero i-send muna natin to sa kliyente. So meron pa pala dito is yung parang shelvings dito. Bigyan ko rin kayo ng technique kung paano diskarte. So from here, pag ganito yung design nyo, so edit nyo tong component. So kumita muna natin ito. Ayan. So double click. So copy nyo to, edit, copy, tapos labas. Yak. Edit, copy, tapos group natin to, and then edit, paste in place, tapos i-make component natin to, and then edit ka na dito, mag duplicate eh. Hit nyo yung clone natin, clone technique natin, hit nyo yung control, then slash 2 slash 3. Yan. So edit natin to, gawin natin kakapal ng plywood. Delete na natin to, hindi na to kailangan. So yan, so pwede natin to edit. Gawin lang natin to 8 inches. Let's say 8. Yan. So bali magiging ganyan siya. So pwede natin itaas pa to. Itaas natin kasi gagawin natin mirror to. Yan. So from here, lalagyan natin siya ng mirror 0.5. Tapos gamit tayong offset, so 0.5 again. Tapos select natin to, gawin natin ng mirror material. So yan, so okay na siya, pwede na natin to isend sa kliyente. So send natin, delete muna natin yung guides, and then send natin to export 2D. Nakikita nyo ang dami kong version, so para may babalikan kayo. So version 15 na to. Ayan. So click din ako ng ibang angle para makita nila na maayos. So version 15B. Tapos kuha rin ako dito ng naka hindi na siguro kasi wala pa naman tayong ano, wala pa naman tayong details sa loob.
So, okay na yan. Save natin. Then, fix later.